Sa puntong ito, makakasampo natin si Ginoong Ruben Inay. Siya po yung taon-taon ay nagpapapako dito sa Cruz. At hindi na po natin patatagalin. Mang Ruben, sa nakalipas na ilang taon na ho ba kayo nagpapapako? May 20 taon na, no? Sa ngayon po, itong taon na ito, 27 years na po ako. Opo. At meron ho bang parang deadline o kailan po magtatapos yung inyong panata para sa pagpapapako? Wala po. Nasa iyo yan kung hanggang saan yung panata mo. Pag natapos na yun, yun, hanggang doon na lang. Pero kayo po, may sinet na parang personal na deadline para sa inyo kung hanggang kailan? Dapat po sa taon na to, tapos na ako. Ito na yung pinakahuli dapat. Pero sino hong napipili o napipisil na papalit sa inyo? Dapat po si, ano, si Victor. Yung kaso, ayaw ata ni director at ni kapitan sa kanya. Uh-huh. Kaya sabi niya, hanggat hindi ko sinasabing hihinto, kaya huwag kang hihinto. Pero yung panata po, tapos na. Yung magpapako sa Cruz, tuloy pa rin. Opo. Kahit hindi mo na oras na panata. Opo, ano po ba yung, kumbaga, sa inyo po, ano, yung personal na kabutihan na idudulot ng pagpapako taon-taon? Yung pagpapako po, kung pagpapako lang, wala pong ano, personal na makakamit. Kailangan po talaga magpasan ka ng Cruz. Mm-hmm. Naranasan ko po yan kasi nung hindi pa ako nagpapasan ng Cruz, yung trabaho ko, yung pa rin, gaya pa rin ng dati, hindi umuunlad gano. Mm-hmm. Pero nung ako'y nagpasan na ng Cruz, nagpapako na sa paa, yung trabaho ko, umuunlad na. Mm-hmm. Nakapagsarili na ako ng shop, yung paggawaan, nakabili na ako ng 2 sasakyan. Pabili rin ako ng lupa. Mm-hmm. Parang gumaan yung buhay niyo sa madaling salita. Opo. Yun yung sakit naman na inaabot niyo sa... may nagkakapeklat ho ba kayo sa mga kamay niyo? Wala naman. Papapako kayo? Wala po tayong peklat. Wala nga, ano. Pero talagang bumabaon, ano? Bumabaon po. Pinches po dito sa labas ng palad. Mm-hmm. Pakita ho natin, no? Naririto yung ginagamit ni Mang Ruben tuwing nagpapapako siya. Ito muna, unahin ho natin, ano yung damit mo? Ito po yung pinakasutana ko, pampasan yung Cruz. Ito po. Yan ho yung gagamitin niyo yung Inverni Santo. Tapos Santo ito po yung parang corona. Ito na po yung corona naman po ito. Aha. Ito ay ano, herbal tree po ito. Aha. At ito na yung parang isa sa highlight talaga, yung pako na. Saan ho ba binababad ito ngayon? Nakababad? Rubbing alcohol po ito. Nakababad. Gano'ng katagal na nakababad? Buong taon po, lubog po yan. Lubog po yung pako. Ngayon po, konti na lang. Dahil nagmo-moist po siya, laging dinubuksan. Kaya naubos yung ano, yung alcohol. So, sa nakalipas na ilang taon, gano'ng katagal nyo nang ginagamit itong mga pako? 15 years na po ito sa akin. Pasadya? Pasadya po talaga. Kasi nasabi sa amin ng ano, city department namin dito, yung health department natin, na magpagawa ng kanya-kanyang Cruz. Opo. Kasi hindi natin maiwasan sa inyo na may mga sakit na nakakahawa, baka magkahawa-hawaan kayo. Mm-hmm. Noon hong magsimula kayong magpapako, ano po yung parang hinihiling nyo o dinadasal nyo na para bilang panata ho? Yung panata ko muna, 9 na taon, nung nahulog ako sa anong palapag na building, ang nangyari, hindi ako nagalusan o nabalian ng Cruz. Kasi siguro habang pababa ako, pabagsak, Diyos ko lang yung nasambit ko. Tapos nung mahimasmasan ako, tumayo, biglang pumasok sa isipin ko na magpapako sa Cruz. Mm-hmm. Bilang pasalamat sa pagkaligtas ko sa aksidente na yun. Opo, tapos bakit nagtuloy-tuloy? Mga ilang taon na, yung anak ko, yung pangalawang babae, na-aksidente naman niya, na 50-50 yung buhay niya. Mm-hmm. Dahil sa hika o... dahil po sa higa, opo, asma. Opo. Tapos yung huling 9 na taon, yung pang-shambu sa Biyernes Santo, ano po yung panata? Yung sa misis ko naman yun. Yung tumubo yung sa pisngi niya, na sugad, na lumalaki, hindi nag-ihilom kahit sa doktor na dinala. Opo. Sabi ko, ipagpapanata ko rin ng 9 na taon. Opo. O yun, wala man 3 buwan, gumaling naman. At ngayon po, ano po ang nararamdaman nyo? 2 araw na lang, papapako ulit po kayo. Ako po, kahit sabihing matagal na ako sa pagpapako, hindi ako nagsisinwaling, may kaba pa rin po. Dahil yung sakit, January pa lang, nararamdaman mo na. Papa.
O, mag-ingat po kayo, mga Ruben. At good luck po sa Biyernes Santo. Si Mang Ruben Inae, siya po yung kilala-kilala na nagpapapako po dito sa Barangay San Pedro Kutud sa nakalipas na 27 taon.